Hellcat. May English din na broadcast. Iba't ibang channel. Sabay-sabay kami ng alive, mga besties. Ayan. Para malaman nyo, sabay-sabay po ng alive, mga besties. So, eto na. Game number 2, ladies and gentlemen. Geek Fam with the lead of 1. Pakilala lang namin to. Ipin na upo for this Yuzong. Joker for this Atlas. Doyok Seal for this Ling. Ramzu for Masha. At I am Jago naman for Farsa. So onto the red side for RP, H. Lumiere para sa isang Cobra, Kiluash na Pilay para sa isang Thames, JP for the YSS, KLVJ para sa isang Johel Gridman, para sa Louis, para sa, we can see her first blood galing sa Aura PH. Ito na nga bang sinasabi natin na pagbawi o pagbangon ng Aura PH sa pagkatalo nila nung unang game. Pero Kuya Susa, nakikita natin yung pagiging aggressive na yun, na kuha agad ng isang YSS yung buff para sa Geek Fam Indo. Nako, maganda-ganda ang simula to, mga kaibigan. Pinapakita na nila yung 20% ng kanilang kalakasan from 5% kanina na ngayon. Ano na, 20% na. Aura PH nakakuha lang ng buff. Pag nakakuha pa yan ng red buff, 25% na. Oy, si KLVJ, yun. Oop, talagang ano lang, microhan lang, landian lang, mga besties, si Ramzu. Nako, grabe din itong mga bakbakan dito. Hindi papatalo sa isa't isa, mga bestie wap. Plus, may kill na rin naman yung Aura PH dito. So, magandang ano na, magandang simula na din talaga yun. Uy, may ulti na rin yung YSS, ha? Pinang vision na lang. That's objective na rin kasi para sa Geek Fam Indo, Kasi na-steal nga ng YSS yung buff nila dito. So, lamang agad yung Aura PH pagdating doon sa gold. Mabilis nga naman makakapagpa-item. Pero doon sa bottom lane, buti nakatakas yung ating KLVJ. Oop. Tama ka dyan, sa true lalo, mga besties. Pero, eto na. Uy, sa mid. Nasa mid. Oop. O, yun lang. Akala ko, papatulan nila kasi nakita ko sa mapa. 3-on-1. Joker lang mag-isa doon. Pero, hindi pala nila pinansin din si Kuya Joker Atlas natin doon. Sa top lane, tahimik lang din ang buhay, ha. Mukhang ano muna ngayon. Chillax lang. Relaxation. Calm malicious lang muna ang mga ang bawat isa. Kanina kasi nung game mo, napakainit ng Geek Fam Indo, eh. Umabot ng ilan? 20 plus kills. Tapos 4 kills lang sa Aura PH. Di pa payag yung Pinoy niyan. Siyempre, talagang magagalit kami dito. Pero sa top lane, naku po, si KLVJ doon. Naku, yun lang. Pinapak ng tatlo. 1-1 ang ating score, ladies and gents, for that. Score tied 2-1 kagad for the 2 minutes. Pero makikita natin sa bottom lane yung pagsagot ng Aura PH, kumukuha ng objectives. Ating tatlong nagagwapuhan doon sa may bottom, pero doon sa may top lane. Naku, nag-suicide siya. Oop, sumablay pa yung flicker. Nauna yung flicker niya bago tumama yung ejector. So, ay ejector yung unstoppable force. So, for that, hindi talaga gagana yun. And, sayang, pero hindi ko rin alam yung thought niya doon, bakit niya pinuntahan yung tatlo. Kasi alam naman niyang napatay na si Kiluwash doon, pinuntahan niya pa din. Pero eto na, naupo, yun lang, ang ganito lang pala bumawi. For Aura PH, ladies and gentlemen, Greed has been taken down lang din. Ladies and gentlemen, yun si JP pa, nadamay na mga kaibigan. Eto lang si Masha na pag-flicker out si Kuya Ramzon, bilis tumakbo, naupo. Pero pwedeng, uy, gusto pa, pwede pa dito si Kiluwash, Kuya Kiluwash natin. Pero wag na, disengage na rin ang Geek Fam Indo dito. Mga kaibigan, nahirapan na naman. Biglang bumawi na naman ang Geek Fam Indo. Nakakuha pang turtle. Uy, naku. Pero aray, hindi. Aray, tsakit. Atak, patay. Hindi nakataka si Thumbs natin doon. Ang bilis. 1-2 agad ang standing niya, mga besties. Naka-execute pala dito si Kilua siya. Mga bagong panlasa yung pinapakita ng Aura PH. Pero mga Aura PH. Pero mga besties, just to remind you, kahit matalo dito yung Aura PH, pasok pa rin sila sa playoffs natin next week. So, okay lang yan. Ang pinag-aagawan nila dito, the slot for the upper bracket, the slot for the advantage. Kasi manalo ka dito, pagdating sa bracket, may advantage ka na. So, yun ang pinaglalaban dito. Pero kahit matalo, pasok pa rin sa playoffs yan, mga bestie wap. Lower bracket nga lang. Tama naman dyan, Kuya Sus. Pero sa may top lane, silipin natin kung anong nangyayari. Munti ka na mabasag at ng isang Masha natin. Yung top lane, pero I think for Aura PH, sa ganitong lagay, kailangan mahuli nila itong ano, itong lane, kasi isa siya sa nagpahirap doon sa nangyaring clash kanina sa may turtle side natin. Tama ka dyan na Persian. No? Uy, wala nang buhay pala din doon si ano, ha? Naku po, ginamit ni JP yung ulti niya, baka sakaling makakapatay, pero never pa ako nakakita na yung ulti ni YSS nakapatay. Yeah, most likely, ginagamit lang din talaga pang vision. Pero look at that damage, naku po, for JP. Oop, si Grid! Yun lang, natamaan si Kuya Allen.
si Kuya Allen Baloy natin ng tropa peeps, pero laban pa din. 7-4 ang ating score, 5-minute game time. Heto na, mga kaibigan, ejector ba? Hindi tumama for this KLVJ. Napilitan na lang din mag-flicker out. Bouncing ball for this Kuya Chan. And disengage na rin ang Aura PH. Tama na, at least this time, naaapalag-palag ang Aura PH compared ng game number 1. And look at that goal lead, halos 1K lang din naman. Nako po, naagawan mo kami ng ng repolyo. Nako, Pilipino kami, kumakain kami ng repolyo. Yan ang ginagamit namin sa SAMG. Pero, nako po. Pero ang ganda na pinapakita ngayon ni Kufra natin yung pagiging zoning mo, yung pag-aantay sa isang link para nga naman mahabol. Oh, nako. Pero nako, for 5 minutes, ang bilis nakahabol ng Geek Pam Indo sa ginawa ng Aura PH. Nasagot nila, kanina nag-ano lang sila, sumasagot sila sa kung ano ginagawa lang ng Aura. Ang nangyari ngayon, doon sa pagdating na nga 4 minutes, 3 minutes na. Uy, si Masha ha. Grabe ha, simple ka lang dyan. Gumagawa ka ng trabaho ha, kahit pumapalag-palag. Tulad nga sa mini version, hindi pa rin papayag ang Aura PH dito. Though, isa pa lang ang tower na pupush nila. Buff has been secured by Aura PH na din dito. Okay na okay, kumpletos Recados. Di nagkaalayo sa gold, di nagkaalayo sa kills. Turtle, hindi pa rin nga nasisimulan hanggang ngayon. So, talagang tamang bakbaan lang din ang isa't isa. 6-minute game time na tayo. Yun lang, nabigyan si Kuya Kiluwash na. Shoutout pala kay Kim Albaw at saka kay Jack Reed Wilder. Jack. May mga nagagwapuhan tayo na bumisita dito sa ating studio from Execration. Yun, op, post daw. Tingnan natin, pero for sure, mas may item na itong may item na itong Ling. Daming assist lima eh. Do, yun nga lang, di nakakuha ng kill, pero still, participation pa rin yan sa kada clash. Turtle na, sa wakas. Hirap din kasi mag-set up nga na, or mag-set yung isang Kufra natin. Once kasi na kapag set din siya, if ever napapasukin niya, meron tayong Feather Air Strike na nakaabang sa kanila. Oo. Hindi makapag-set masyado si si Kuya Kufra. Si Kuya Kufra. Pag di ka makapag-set, buiset, mga besties. So, 7-minute game time na aray. Naku po, grabing damage nun ha. Sakit, eto na. Ang pampuiset mga kaibigan. Uri, really quick lang. Ubus ang buhay ni Kuya Allen Baloy. Pero lalaban pa lang din naman din dito si KLVJ. And another one. Dalawa agad ang nadapa for that Aura PH. Another, ayun na. Naku po, ano sinasabi yung di ako makapag-set? Nakapag-set ako. Naku po, yun nga lang. Mamamatay lang din naman ng Kufra ni Kuya Raflicia. For that 3-for-1 trade ang nangyari. Aura PH needs to defend their base or their towers, mga bases. Kasi ang laki ng space na ngayon. Ayun pa si JP. Naiwan sa kawalan ang ating Kuya JP. So may ganoon natin for the 7 minutes time. 12-5 lamang na lamang yung Geek Fam Indo dito, knowing na tatlo na lang yung nabubuhay. Yep. Tama ka dyan na Persian. So this 5K gold lead na rin ang meron for this Geek Fam Indonesia. Aura PH left behind. Isang tore pa lang nababasag nila. Nakakalima na yung Geek Fam. Grabe din kasi yung dami. Ni Joker din. Oo, pero nakakapag-set siya talaga ng kahit nakakahuli. Di tayo papatalo. Pinapaano lang yan. Pinapauna lang yung Geek Fam Indo, ladies and gents. Pero, yun nga lang, what we see is what we say. Ilamang talaga yung Geek Fam Indo, mga bestie wap, pero no? Pero hindi pa rin tayo susuko dito. Pero hindi pa tayo tayo susuko dito. Marami bang pwedeng mangyari? Pwede naman eh. Pwede naman may persa to ng game number 3 kung tataba yung Gisan Shin, ha? Tsaka yung Johead. Kasi yung Johead, sorry, si Kuya JP. Ang lambot doon si Daddy James. Naku po, ayun pa, sabilang banda, galing sa likod. Mga bestie wap, Kiluwash dito has been taken down as well. Lalaban pa, yun lang si Kuya Chan. Bahura na, damay lang din naman. Raplicia doon ay napatay. Pero KLVJ madadamay with that mega kill para dito kay Doyok's kill. Laban pa, naku po, tier 3 tower na. That's gonna be the first wipe out of Aura PH. At mga marekta pa, huwag muna. Lord muna, turtle muna kayo, mga besties. Ayaw na talagang payagan ng Geek Fam Indo yung Aura na makabaw. Yun lang mga bestiwa for that game number 2. We'll go to Geek Fam Indonesia. Congratulations sa mga tropa natin dyan sa Geek Fam Indo for winning 2-0 win against this Aura PH. Medyo...